Good morning. So sa guwa, kung pwede i-occupy kita sa sulod bisan ginot kay ang pagsingit naton malabo sang ano di kalapot. Gadalam sa tanang orasan 10:21. So isa ka oras na 11:21. Isa ka oras, no? Hallelujah. So di na to pag-usika ng panahon. Iglas ang tingong nato dito pastog pa. Eh kundi ipahambali lang ang branaw ko no sa Saturday. Oo. Pero why man lagi branaw sa Saturday? Sa Sunday man gid, no? Siyempre, kung kabalo ka ng mudaan, ang kalibutan, di ba kortahan nila ang Sunday? Pero kung Saturday, Monday to Saturday, makortahan pa na nila. Pero kung Sunday, video din nila makortahan, no? Especially sa mga may negosyos, no? Inalo sila makortahan. Ang muna nga, mostly, di ba, sometimes ganyan, magwali ko sa kaingalan. Timing it run out, nako. May na lang isang simbahan, kaya may generator. Yan yung ang pili, ang piyak simbahan ta. Wala generator. Di ba, no? Pero anyway, gitagan natin sa ginuosang tingong ng baho. Pero pamatian lang naton, hindi kabalo naman ta, mga lingwahe na to sometimes, iba ang interpretation sa iban. Kaya especially ang topic naton subong, grabe ka sensitive ni siya nga topic naton subong. The reason why gin gusto ko ni topic ni subong, kay ang mostly nga wala gitopic sa church, o ginakadlokan ni topic sa church, ang muna ginaubra sa mga member, o even hindi member sa church. Ang muna nga gusto ko, mamati kita, kay sensitive ini nga mga topic. No, especially nga pa-approach na ang ano tawag na? Heart month? February? No? Kung di ta maghalalong, pihugid sa December, damo ginpakwan. Or November. Halalongan ini, no? Mga muna nga tayo. Dapat sensitive kita ni. Okay, ini nga topic subong. Ang habag ng topic ko di, it's about the true love, pure, and selfless. Put God first. Oo, ano yung topic na itong subong? Lataw nyo lang sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. So, basahin na ito na, napulong sa Ginoo. Matindog ta. Hallelujah. So, matindog po, huwag pa ganin, no? Abali rin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Love is patient. Love is kind. And is not zealous. Ano eh? Love does not brag and is not arrogant. Hindi daw arrogante. Ano pa habang bagay? Does not act unbecomingly. Anong mga unbecomingly? Sa ibang pang term ni, kung sa Tagalog, wag mong babuyin daw ka mo ng term na. It does not seek its own. It does not seek its own. Hindi ni kalipay nga gusto ko nga malipay ko. Hindi. Kundi ano makontribute mo? Kumbaga, give. It does not seek its own and is not provoked, does not take into account a wrong suffered. May six pa kayo, does not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. So, dire lang ko mag-stop. Actually, wala ko nakapokus na kada muling ka verse mga salapay. Hallelujah. Lord, salamat ginoo sa mga kaayo, ginoo God, sa mga kabuhi, ginoo God. Ikaw, Diyos, ang mong gihalaran sa mga kabuhi. Kagsalamat, ginoo God, sa gugma, kakaayo mo, ginoo God, ipabot sa bautis sa amin, ginoo God. Lord, hatagi kami ginoo sa langit doon nga kaalam. Ini nga pulong, ginoo God, it serve as warning sa amon, mag-ingat kami, maghalong kami. Kaya ini nga pulong, hindi ginoo ma-apply git sa mga kabuhi. Kaya may dalang po kaging nga plano, ginoo, para sa mga kabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sige, magpumunta. Hallelujah. So, ang topic natong subong, once again, the true love, put God first, pure, and selfless. Kaya sa atong mga Kristohanon, nangabisyon kita sang breakthrough sa atong nga kabuhi, pero sometimes sa atong nga kabuhi, daw nadulaan na ta sang gugma. Nadulaan na ta sang gugma. Tandaan na to, habang ni Jesus Christ, the one thing of Jesus Christ, love God and love others. Love God and love others.
Ini ang gugma, it's not all about receive. But ang matuod nga gugma, it's give. Give, give, give. Amo na ang gugma. Give. That's why, humble in Jesus Christ, the one thing of Jesus Christ, love God, siyempre, seek first His kingdom, seek His righteousness. Una gid si God. No? Tanan natong ginaobra, tanan natong ginabuhat, una gid si God. So kung may God kita, kung may Diyos kita sa atong kabuhi, siyempre, we can love each other. Makahambag ta nga gilab naton si brothers and sisters naton tungod kay may gugma ta halin sa Dios. Kag ang gugma sa Dios ari saton, i-share naton. Ino ba pwedeng may gugma ka sa Dios pero di ka kabalo mag-share? Diba? Daw di ka kabalo man apa. Daw hindi ka pwedeng ma-approach. Daw hindi ka pwedeng kapalapitan ni na maton nga gugma. Do? Kay maton nga gugma, kabalo ka gigyam man apa, kabalo ka gigyam mag-share sang love nga anay dilihan mo kung anong love gihatag ni Christ imo. Tapos pagabuhi mo, gihatag mo sa iban. I-share mo. Hindi ba pwedeng na-encounter mo si Kristo sa inyong kabuhi? Hindi ka ba mo share? Di ba? Sometimes ganyan sa atong, so first time na itong encounter si Jesus Christ sa atong na kabuhi, ako, personally, first ko encounter ni Lord sa akong kabuhi, grabe, tiksan ko tayo ng mga friends ko mo. Masimba ta. Kasi Jesus malapit na pabalik. Pagkanta na itong ginano. Ang panahon malapit na pagdating. Pinalapit na si Jesus Christ. That's exciting ka na ka. Mag-share ta. Bahala din sila mag-response. Basta mag-share ta. Sa messenger na to, may mga group chat na hindi tayo mag-live. Bahala sila matakaan. Importante ikaw di ka matakaan. Pusa na sa mga pulong sa ina, di ba? Namin na pusa na mga group chat. Ay, may mga members na. Pusa na pulong sa Ginoo. Kaya nga, Ginoo lapit na pagbalik. That's why, kung gusto na itong sang breakthrough, dapat sigurado na ito na ang gugma sa Ginoo naka-break git sa itong mga kabuhi. Na maintindihan mo pala. Di ba? Natawa. Amoy gamar sa Ginoo, in the last days, jutay langit ang malawas. Ang malangit. Why? People, or even mga kabataan, especially this new generation, suwail ang mga tao. Grabe mo batok sa kinikanan, grabe magsabat, di na ang labda. Di ba? Sometimes ganyan, sa balay, grabe, pili mo, ang lalaki, mo na babae, eh grabe mo, sabat. Oo! Ang malangit nga ang espiritu sa babae na transfer sa lalaki, ay, grabe, sabat. Grabe maghambal. Daig pa'y asawa. No? Tanda na itong true love is from God. Amo ni meaning sa love, ha? Hindi ni love nga. Ay, kaba po. Kinikilig ka. No? True love is... Okay, sunod nga topic ko sa son. It's about love, yapon. Pero dating, friendship, and marriage. Gusto ko na yung topic. Ay, pero hindi subong tama po ko sa reta sini. Kaya hindi pala, kulang mo na sa oras ni. Oh, back to back ni mo. True love is from God. Tandaan natin. True love is from God. Walay iban. Ang matutuod na gugma, halin sa Diyos. That's why ang iban ganyan, nag-action nga na iban. Ano nga action na iban? True love. Pinamo pa rin mo, no? True love is from God. Kaya mo na yung ganyan. Hindi kaso, ang action kung nakita mo, true love is from God. Diba? Ang mga punta na. May mga directions mo, namakabalo ganyan, no? Nami magit. Pero, naindikita ko sa mga generation today, grabe na kaano. Latawa pala. Ang Babylonia, ang Greece, ang Egypt, na down sila tungod sa ano? Immorality. No? Immoral. Tama si Snow? Immoral. Grabe ka immoral. That's why subong nga topic na itong grabe ni kasisitibo mga kapatid. Kung may gumanan ni glory to God, meaning training ni Saturn. Kung wala man, i-share yun eh. Kaya nga, sensitive yun eh. Basta yung mga balo, eh, wala ni eh, di ni eh yan. Ha? Sensitive yun eh siya subong. Sensitive yun eh. Kaya nga, we are talking about immorality. Naghambal ta, true love, pero immoral ta. Kaya nga, why na itong intindihan ang matutuon nga gugma? Ang naintindihan na ito, basta gugma, feelings, emotion. Hindi na. Feelings, emotion, hindi na. Ang matutuon nga gugma, it's all about from God, it's a commitment. Ano yung bang eh? Meaning sa true love? Sulat yung ganyan. Ako, nung ambition ko sa Lord, may tanong yung may gawin tayo ng tablet, nagsusulat na. Or may mga gamay tayo ng monitor, no? Kilutin na ito, tapos kita niya, di ba, no? Ambition ko lang na. Pero si Lord na bahala sina. Di ba? May sabi ito, nagagalakat-lakat ko, di ba, no? Kung anong kihambal, kung kita niyo. Kaya sa humble, pasto, palagpat ka humble, wala man. Kaya nga, disulat ko eh. Disulat ko na eh. Kaya basta yung mabutang panahon, bumibilis na ni Lord. Di ba? Nothing is impossible, hambal ganyan. So, maliray, true love is from God. Ano pa? And it is unconditional commitment towards
Imperfect people. Ano imperfect, imperfect people? Hindi isa perfecto, imperfect na gano'n. Imagine? Kaya di ka makayugma sa isa katao kung wala ang gugma sa Diyos na imperfect na katao eh. Diba, santay sa atin, mag-judge sa inyong tao. Wala gini pag-asa sa buhay. Di ka mag-judge na. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Tama no? Amo na nga, ang gugma na ito na intindihan, hindi ka pwede sa among sisi. Ano ka, makasasala ka. Ano tao ng tao, judgmental. Pero ang ihambag isang true love is from God, is unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good. Hindi, to seek their own good. Hindi, sa iyagin, highest good. I am talking about partners. Committed partners. I am talking about committed people. Committed people. Hamalari, ano pa? Imperfect to seek their highest good, which may rejoice, require sacrifice of God's glory. Sometimes, ang gugma, kailangan isang sakripisyo. Hindi mo rin makuha sa isa kasungkit. Yun, no? Si Totori, kay papangloyan ni Muday, no? Pabalik-balik siya, no? Sugitan na, no? Eh, siyempre, dapat, ano, dapat hindi lang kay isang Andre, kay yes, kay yes, sometimes, may pag-hard to get free sometimes. Parang dyan training. Di ba? Parang ano, training. Kaya nga, hamalari, true love, pure, selflessness, kag ano pa, to seek their highest good. So, hamalari, di ba sa Biblia may apat na klase na gugma? Una, para maintindihan nyo, there are four kinds of love in the Bible. Una, eros love. Yung mga erotic love, ang iba, romantic daw. Romantic, katagad ka sa bulak, kilig-kilig, oh, ikaw, plastic yun. Ano pa, storge love, storge love. Anong ano? Love of parents for their children or pamilya love. Ikatatlo, philia love, anong love of friends or ibang brotherly love. Amo na mga love. Pero ang pinakalas nga love is agape love. It's all about God's love for humankind. Imagine lang bala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung yung mga taon, ang gugma, it's not all about receive. Give, give, give. Ang hambang iban, dapat pastor, give up, take, hindi ah. Kung may take man, bonus na lang na. Kaya matutuon magugma, give. Hatagid ka. Hindi kayo, hindi pastor, dapat amuni. Amun ang plano mo. Sometimes sa ato, hindi na ito makuha ang mga ambisyon na ito sa kabuhay nga gugma. Kay mga ano, may gina-expect sa tao. Kuha, wala ang expectation mo. Kaya wala, malipay ka na. Kaya nga, ang tutun na gugma, it's all about give. Malipay ka man sa hindi sa ginaobra ko, or ginaghatag ka man sa ato sa ginaobra ko sa mayo, basta ako, I will do my best para malipay ka. Buhatun mo ginagtanan para malipay siya. Di ka mag-expect ka, may tanong boyfriend ko, magregalo sa ako ng, di ba? Dapat ano, tolberon, ang tawag na? Tolberon. Basta, muna, pariyam lang, biron niya doon, tapias, di ba? Basta, chocolate. Hindi ka mag-expect sila. Kaya nga, kung gusto ka, ikaw mismo mag-effort. Ikaw mag-ano, mag-itas ang pamagi, na malipay siya. Kaya nga, hindi ka makabalo. May tanong, malipay ko kung mag-ano siya, hindi ha? Ikaw mag-initiate una. Naintindihan mo naman ang gugma, di ba? Ako na dapat! Ikaw mismo mag-effort! Kaya nga, ang gugma, it's not all about receive. It's all about give. That's why, hindi nila maintindihan sa mga tao. Subong, kay Musisa, no? According sa study, ha? According sa study, 14 to 19 or 20 years old, pero panubuan ko. Ngayon isa study, ha? 2003 at 2018 na study. Pero pamubuan ko ang age. Kaya nung kakita ko subong eh. 12 years old to 20 years old. Grabe, Gary Kingking, Brad. Gary Kingking. Makakita lang, di ba sa una, pag may kahampang ka sa una, no, nga, misusip unon. Doon wala lang sa ato, no? Grabe, wala lang. Pero pag abot sa 13 years old, may changes na sa lawas. Ang tawag na physiological changes. Ah, pag nantaw sa babae, sa una, si Puno. Pero pag nantaw, oh. Di ba? Ang mga babae naman, sa una, ang panganay sila, mga bahog ilog sa una, kasi siyempre, mga bata eh. Pero pag abot sa 13 pataas, naku, guwapo. Sino siya? Kay guwapo! Ang resulta, makadalasan subong puro pakwan. Hambar mo na gani, kunita makalong subong,
ano subong? February, pag-abot sa November, pakwa na munga na. Pag hindi na ito nalungalungan. Ang, may tali ko siblis, no? Halalungan niya siya, mga kapatid. Kay, hindi na niya, it's all about feeling. It's all about commitment. Ang gugma, it's all about commitment. Hindi na basta-basta, ang gusto ko siya kita na. Diba? Ano nito rin habang isa Bible, oh? Birth rate sa Southeast Asia, hindi din sa Bible, study ni, birth rate in Southeast Asia, per 1,000 women, age 15 to 19 years old, ano? Busong. Kaya nga na busong, anong rason? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa gugma. Diba? I'm in love. Diba? In love. Di na in love. Hinga, pag nakalantaw ka lang sa isa sa kababae na sexy, in love ka na hao. Mga lalaki. Hindi no? Ano, so, ano, 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 tama na? Tama na hao, kapiyak. Bati mo kapiyaw? Ha? So, ko lang ganit kong trato? Di ba, nagtawa lang? Nakalantaw ka lang sa isa kababae na sexy, in love ka na? Ang tawag na lust of the flesh. Desire mo, gusto ko siya. Desire mo, yeah. Hindi na mo. That's why damong nagkalabalda, tungod kay immoral ang paminsaron pa lang. Damong nagkalabusong, tungod kay pag-ibig, pibuare. Tungod kay, di ba? Grabe. Piling nila pag makakita silang gwapo, uy! Siya na. Pero wait, kakabalo, sometimes may mga lalaki na hindi committed sa Diyos. Mga kapatid, whether you like it or not, sometimes ginatilawan lang kamo. Pating mo na? Kaya nga, walay kadlok sa Diyos eh. Not unless may kadlok na sa Diyos, committed gina sa imo. Bisan hindi ka na siya, padayon gina po na siya, sino paghigugma. Kaya nga, committed siya. No? Pero not unless nga lalaki nga pure. Pero kung may mga lalaki hindi maging pure sometimes, eh mukhang babae masad sometimes, that's why ang Bible nga tunlo sa aton, di ba? Di mo makalimutan sa lupin, hambal, magpakalalaki ka. Kay ibang karakteristik sa lalaki. Di ba, sasambag na itong Bible study ni God before, long time ago? Di ba? Kaya nga, amo rin nga malino, birth rate sa Southeast Asia, kita ang ikaduha. Sa toughest, ha? Kita, kay ang Cambodia, kag Philippines, nagtay mo. Pantay sila. Meaning, ikaduha ta, nga nagbulusong ng mga babae naton, 13 to 20 years old. Kaya nga, dahil sa pag-ibig, Papa don't preach, I'm in love. Di ba? Hambalan sa nanay, anak, hindi ka magpakabi-gabi, ha? Nay, may defense kami. Ano klaseng defense naman? Self-defense? Taekwondo defense? Ano? That's why nagusong ka tungod kay may defense kang nabalaan. Why ka defense? Walay problema kung defense lang nga tinuod kaysa eskwila. Pero sometimes mo, rason lang natin eh. Gusto ko ipaabot sa inyo mga kapatid, pilia ang mga komitado may kadlok sa Ginoo. Ay, mabalaan nyo yung supong. Kung anong ginayang immorality, mabalaan nyo eh. Ha, malami, we are the second kids. Second is teenage pregnancy. Imagine, kita ang pinaikaduha na nagbululusong sa Pilipinas. Tapos ang ambisyon, tas ang breakthrough, di nang gugma na. Nga, nagsunod, hindi man gugma, immoral man. Ang natutor na gugma, iya sa Diyos. Iya sa Diyos. Dasi ako, di ko makalimutan sa una, sa ano, kami ni Ime, amin na kami ni Ime. Na siyempre, ako committed naging ko sa kabuhay ko mo. Hamba ko, pag siya na ginaya. Committed ko na niya. Dili ko na paminsaran, nagitiksan ko, Tatay Lopez siguro, Tatay Marumbi. Nangatupang na kami ni Mrs. mo. Siyempre, ato pa ko nagpuli sa pili. May pupay ko nagpuli sila. Dili ko na paminsaran. Hambal, dili na, I don't know, si Lord nagalaw sa paminsaron. Anak, amo nga nagtik sa mga tatay ko na,
Kaya basin mo abo sila nga paminsaron, even sa babae, basin nagbusong na, tapos mo palagyuhan. Ah, dire gani. Pero never in my mind nga makabot sina. Kaya damo man subong mo, nagbulusong, ginapalagyuhan. Diba? Kaya ang mga tao sometimes, ano, ang ilang pagiging committed, hindi iya sa Diyos. Ani ba lang wala sila yung konsensya? Napabusga na nila, gipiyahan nila. Kaluluoy. Ang pinakalalapan na, malipay pang ibang mga babae. Ako, ako yung grabe na, kuhagin ko sa akong boyfriend. Silipay ka pa. O, wala man, Mike, ani kung kumikado siya. Ani ba lang mikado sa Ginoo, always kasimba, ara na sa imo, nagyatipan ka lagi pala. Anong, nagpakilala na sa mga nanay kag tatay. Okay, ginaya. Pero aning, daw mahadlok mo sulod sa simbahan, kay masabit ang sungay. Dilikado na nga lalaki, kapatid. Dilikado na nga lalaki. Kaya nga, basi ang inang lalaki, imuha lang paminsaron sina. Maayo na ni si tambal. Pakas lang ti kabisan diin nga, simbahan. Nako, pag busong si mo, diin ka na. Wala na itatay. Maayo ko simbahan, kung likod simbahan. Okay, ginataya. Di ba? Likod yan si simbahan, no? Di ba nagtawa? Gusto ko na ipaabot sa inyo mga kapatid. Due time na rin itong mga yot. Actually, naka-record mo ta. Kaya nga, sometimes ato ng kabuhin mo, nagpalagpat na ta. Di porkit guwapo, macho, tisoy, okay na, guwapa, sexy, okay na, hindi ah. Sexy, bili. Hindi na gugma, kamanyakan. Nan. May ara ka na gin, mangita ka pa. Tama? May bana ka, mangita ka pa sa iban. May asawa ka na, mangita ka pa sa iban. Lantaw ba lang, magbalanin na ka ng resulta sa mga tao mo sinabi. Pari nindi, isulat ko niya. Kung gusto niyo maunahan ko, basa sa Leviticus 20. Na, dira. O, sa Proverbs 30:31, aram hindi na makita kung ano mga rules sa mga babae na. Pero sumong basa ang tanin, amali rin. Among 20 countries, Philippines had the highest volume of female visitors, 38%. Imagine ha, abin natin mga apam lang ang lalaki magkato sa Pilipinas. Apam ganin mga babae, nagkato ganin din. 38%! Imagine! Imagine na lang, tungod sa mga tao na sometimes sobra ka-immoral, desperado na. Ano pang hambal na? Ako rin sa study, wala akong sulat. In the Philippines, or sa diri sa Asia, ang Philippines, 13 to 60 seconds, 13 minutes to 60 seconds, mostly sa mga babae, lalaki, i-general ako, nagalantaw sa porn. Ha? Ngayon mga bago na? Damo ko na nabatian. Bisa din ko magkadoses. Nakita mo itong post? Nakita mo itong gisira na may GC kami na. Imagine ha, babae na. Anong rason? Kaya ilang nga paminsaron, immoral. Anong topic na itong nasan din? Hell, Israel. Ang mga immoral nga tao mapunta sa kalayo sang inferno. Brimstone. Imagine na. That's why, delikado ini ng mga topic natin. Halulungan ni siya. Hindi porkit babae ka, wala kay nubyo, desperado ka na, hindi ah. Okay ka ka ba nung gina-preserve ka ni Lord? No? Ang iban, may buhati ang pagkit ko na ako, sandiin ko magkato, may buhati ang, grabe ako, wagin ko yung ano sa, ano ba, sa February 14 man. Wala di mahatag sa akong bulaklak. Wala di ko'y kadi. Hindi pa rin wala kay kadi, basta kadi po si Kristo. Amen. Sakto? Sige ka pang ambisyon sa date sa tao. Mabusong ka man lang. Bayaan ka. Ago. Di ba no? Grabe ka to. Ago. Bisaya to. Tatawa lang. Hambal ni Dio. Babylonia. Sa Egypt. Greece. Di ba? Sa Sodom ka gumura. Ang muna yung tatabon eh. Ipaulan na sila sa kalayo sa kinutungod kay immoral ang mga tao. Sino lang hindi immoral nito? Si Abraham. Na-escape ang pamilya ni Abraham. Si Lot. Pero iyang asawa, I think sakto bang term ko na ako? Naahin mo asin. Kaya nga, baliktid pa eh. Natawa lang na, di tayo nga babae gabalikid sa mga kayamanan. Pero sometimes, but most of the girl na gabalikid din yung, basta kwarto, kwarta po. Kwarta. Di ba? Basta kwarta. Ang iba naman yung mga nanay, mga mabal pa. Anak, siya, pamanahan na anak. Dako na duta. Makaw na duta.
kayak aku mau daku lupa daku kan itu tamaran man anu anu itu tanu tamaran man sih no bisa malam paling gue kamu tiri ku alu mana no perlu kau bangun kawan di ba aku satu bilang si ate magic nyo ning tomboy ning nanay nanay ko na nanay nanay kurang mini yas kimigok nanay di aku makita nga doper din yung lalaki mo oh hindi man kay proud ko siya sa iya mga works proud ko siya when it comes sa ability sa pagpananong pirniw lalaki imagine sabi ni tanan sa piyak kalinga balinhoy sa piyak kalinga kamuti sa piyak gulay sa piyak grabe dito basap niya sa buhol dohap na nanapalayan ang third na part alalihon ikaduha gatanong ikatatlo kapamunga na diyanin ng iban. Imagine natin kaya ginagutuman niya. Kaya pagkatapos mo, ani, maaling ka naman. Grabe na siya. That's why sa aton, kung may gugma ta sa Ginoo, damitong ta ang gugma sa Diyos. Sa sakto nga pamagi. Hambang Andre, oh? Di ba, natawa wala? Kung ang mga tao sa kaliputan, orang mga mamatutod na leader na Christian, may mga Christian, subong ha, ilang dipursuan divorce, ha? Di ba, si Maya Rasiso, ha? Batayin na. Dapati ano na, di na mo makita na ang kalibutan ginisip na ginis Satanas. Kaya nga, ang gusto sa Ginoo bala, walay divorce. Paano mo yung divorce? Isa na mo, ang babae kag lalaki. No one can separate. Di ba? According sa Genesis, two ay two ba na? Kag sa, diri sa Mateo, gambala ni Jesus Christ. Duha na mo. Ano sila? Pero ang mga tao, supong, mga banag asawa, di natin ka gusto. Bulagay na ta. Ano na kadasigaw? Hindi na gugma. Ang ah, abalang iban, hindi ko na siya gusto, pastor. Kaya grabe kita pong nangira. Aha, amo na. Hindi mo siya gusto, lima na kamong kabata. Lima na bata, hindi mo siya gusto. Di ba? Immoral ang pamisaron. Immoral. Di ba? Di niya gusto na yung asawa, pero nakalima na sa ha? Grabe ka. Amo ni, kuyin mo na taong bala. That's why ako, di ko na gusto mga mahal divorce. Anong annulment? Eh, wala may sa Pilipinas ang divorce, no? Annulment na rin, no? Pero the same, meron na ako, ako pagpinsaro, pariyam lang na. Hindi gina-applicable sa aton mga Christian. Kaya nga, aging kasal kita sa Ginoo, ambal sa Ginoo, no man can separate. Imagine na. No man can separate. Pero sa kaso, mga tao, kapat, may mga ginikana pa yung magpapakano. Basta di ka mo makatiis sa ano. Kung medyo ano na kamot, ibulagay ka mo. Hindi kinasaktong advice yan. Bisan pa mapulatahan ay ka mo nanduha, ayaan ka sa Ginoo nga pulatahan ka, kung faithful ka sa Ginoo. Hindi man siguro ah. Siguro di ayaan sa Ginoo pulatahan ka, hindi ka faithful eh. Pero gitagan ka sa Ginoo sang kuya, ngatig ah. Sige, sukmag na. Takto? Kaya nga, lungan ka si Parete. Hindi porkit gikulata ka lang kaisa, bulagay ka mo doha. Di wala pa na makita sa Ginoo natin. Kita na sa Diyos, ha? Kaya ang Ginoo natin, di ba nabuta? Di ba? Oh, ang bagay sa Bible, oh, sa John chapter, 1 John chapter 3 verse 16, we know love by this. Oh, nabalo na itong ang gugma mo ni, that he loved, he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for others. Imagine na, amo ni gugma. Kabalota nga si Kristo tawhay ang kabuhi dito sa langit. Kita nakasala. Pero siya nagpakasala para sa aton. Tungod sa gugma niya sa aton. Kanami siya ato sa langit, tawhay siya ato. Pero tungod sa dako niyang gugma si imo kag sa akon, nipkadto siya sa duta. Nagpakamatay para si imo kag sa akon. Para hambalong kaniyang anak, bayad ka na. Ginbaka na tika with the highest price. Sakto? That's why, anong supon? That's why, you need to lay down also yourself to others. Sa panag-asawa, pag mag-away na silang duha, hindi lang ang bana nasakitan, orang asawa. Silang duha nasakitan. Oh, masupra ko, si Smiley, nawayo ni Brubrumil. Tiin si Brubrumil, kambal, way ko nasakitan. Ay, isa sila mo. Kung anong problema ni si Smiley, problema niya man. Isa sila mo. That's why, di ka gitpo, awayin mo bang partner mo? Suntukon mo partner mo? Kung naintindihan mo? Di ba? Kung naintindihan mo? That's why sa ato, nangapagindiri,
nga dapat ikaw man kay si Kristo nagpakamatay para sa imo, ikaw ba willing mamatay para sa imong partner? Mga balibad, pakamatay ka mag-isa. Pero anong yaman sa Ginoo mo ni? Nga dapat you are willing man to die sa imong brothers or sisters? Ano na ang gugma? Pero ang gugma rin tingnan natin, magpakamatay ka mag-isa, bala ka. Pero ang gagugma ganit niya mariyo sa 1 John chapter 3 verse 16, hindi si Kristo nang pakamatay sa akon, dapat ako man willing magpakamatay sa partner ko, sa pamilya ko, sa mahal ko, sa fellow brothers and sisters ko. Di ba? Pero sometimes ganit sa aton, makasalaga ka, makasalain na tanong na, makaalas sa mga banggaw, for example sa akon, to sa nagligad, sa bangga sa kagra, bangga sa dra, ano to na? O crossing, dra sa crossing. Nga lapit ko makas magkipagsuntok anay, pero may kumisip magsuntok anay ha? Diri pa lang ha, daw halos gusto na ka mo patay eh. No? Kaya halos mo maintindihan ang gugma sa Ginoo. Pero ang muling gusto ipabot sa Ginoo sa aton, nga dapat ang gugma ipabot sa Ginoo sa imo, willing ka. Kaya nga, love is pure, is not jealous, is not unbecomingly, meaning huwag mong babuyin. Ano yung huwag mong babuyin? Diba lang, nakabalo ka na, pero nang pawala ka lagi diyan mo. Kabalo ka ng sala, gibuhat mo pagkit. Kabalo kang may partner ka, ginabuhat mo pagit. Kabalo may nubya ka, ginabuhat pagit. Napabunday ba lang? Kaya nga, diri pa lang. Ang Ginoo na ito mapagpatawad, he's a God of chances. Pero hindi man pagsulit-sulita. Kaya nabal ko na gani, one, accepted. Two, accepted. But three, humudungod na gini. Amen. Humudungod na gini niya. Oh, nagambal ganyo. Sa Ephesians chapter 5, verse 25-26, husbands, love your wives. Just as Christ loved also the church. And He gave Himself. Natawala ba lang ang gugma? Give Himself. Hatag. That's why, kung may nubyo-nubya ka mo, hindi ko mag-expect na, tagi, yung brata ni isang nubyo ko, sa partner ko, sa ako, hindi ha, ikaw mag-initiate ha. Ikaw mag-initiate. Kaya nga, ang matutod na gugma, give. Kung may receive, bunga na lang yan. Diba? Dapat maintindihan natin, hindi ang gugma, hindi na give and take, hindi. Ang gugma, gave, give, give. Diba? For God so loved the world that He gave. Ano pang yan, Valerie? Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Ang gugma, hatag. Hatag. That's why kung may time ka, hatag man sa Diyos. Hatagin yung panahon ng Diyos. Bisan anong mga busy, hatagin yung panahon ng Diyos. Kaya basin mabot ang panahon na ang gugmang naintindihan mo, gugma na lang sa pangkalibutan. Di ba? Mga kapatid, kung may na, ano ka mga medyo masakit, pasensya na, but tandaan nyo, this is part. Kaya nga, ang panahon, lapit na magbalik ang Diyos. Saan pa tayo magseryoso ka? Di ba? Ang mga nitirihan ba ginirio? Love is give, give, give. Walang take. Kung may araman, bonus. Bonus na lang na. That's why, sa imong partner, imong partner, maniwa ka na malipay siya sa imong kabuhi. Kung ikaw ang partner, huwag ka nalipay siya ang kabuhi. Ikaw man magtinguha ka malipayin ko siya. Hindi kayo mangita ka sa pamagi nga ayway na. Tapos na ang malaligang ayaw, araw. Wala, hindi mo na. Diba? Ang muli sa aton, bilang mga Christian, nga dapat ang bumalitinan mo, true love. Pure. Diba? Pure. Selflessness. Not jealous. Imagine ka, kanamin yung apolong sa Ginoon. Love is patient. Have a kind. Love is kind. Not jealous. Does not brag. Does not arrogante. Does not arrogant. Diba? Ang muli sa aton, na kung may gugma ka sa Diyos, kabalo ka mag-share? Especially sa mga utod na tumawal pa kakilala sa Ginoo, sirangin natin sila. Bisan i-decline nila ang pulong sa Ginoo, wala'y problema. Ang importante, sirangin natin siya. Sirangin natin. So, nang hambalili sa Bible, hambalili sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, pursue love, not lust. Lust. Ano ba lang ang yater mo lang siya, halawas? Kita rin na? Kaya damo mga lalaki, babae, nagkalapilyo, tungod sa ang expect nila sa love, lust. Last of the flesh. Ano ba lang six lang? Six nga six. Wala na. Tandaan na ito. Ibutan na itong pamisaron.
Sex outside the marriage is immoral. Pero pastor, kung ako nakasala na, hambal ko na gani, by chance ka pa. Pero hindi na pagsulita. Hindi na pagsulita. Ano, ang ibang proud pa nga sila. Nakuha nilang lalaki, babae. Sa tun lang, bisan na ako before, dito pa ako sa mall. Grabe mga lalaki! Daw sumbra pa kambog, na piling gwapo! Napa, may ilong! Di, na, ano ba lang, ang anong ano ba lang pamisaro nila, Blau, na sumbra ba lang ka, arrogante, na piling gwapo, tagay ba lang ako, hatagi ba lang ako, one week, inang babae, pasugtong ko na. Grabe katikal! Hambog. Hambog! Garbuso! No? Hindi ko makita, mga babae naton, i-keep nyo yung purity ninyo. Ang pagiging purity ninyo, i-keep nyo na. Mga lalaki, the same thing sa lalaki. I-keep nyo yung purity ninyo. Ako, wala ko mananapulpil sa tulang. Why ko nanapulpil? Napag ko ngayon sa inyo, si Imi, may bunga na pagkasala ko na eh. Pero committed ko. Wala nang abo sa mind ko, mabayaan ko sa, or talikdan ko sa, or pulit ko sa buhol. Wala. Kaya nga, I am committed. May konsensya ko yan. May kahadlok ko sa Diyos ya. Wala ko kahadlok sa tao sa Diyos, may kahadlok ko ya. May kahadlok ko. That's why, ang aban sa Bible, kung ang sex outside the marriage is immoral, damo na tapin yun. Damo na tapin yun. Pero sa mga babae, lalaki, nga nakabati sa sining apulong, kung na-keep niyo purity niyo today, i-keep niyo na. I-preserve niyo na. Para sa future husband niyo, future wife niyo. Kaya nga, the business mo, kumakip, no? Di ba? Maglakad ka? Sa pagpatak ng bawat salamat, Lord, ha? Kinakipugin ang pag... Siyempre, ano na, dog, gitan mo! Kaya, para di maglayo na pamisaro ninyo about sex, sex is a gift created by God. Pero, kung sex without marriage, outside sa kasal, kasi nahampang ka na. Ano meaning siyang sex? Sacred, enjoyable, exclusive. Hindi na pwede share. Pero kita mo naman. No? That's why hambal sa Biblia, ang sex, para di maglaybutin yung sacred, enjoyable, exclusive. Sacred, balaan eh. Ano nga hambal sa Bible? Genesis 2, chapter 22, verse 23. Pasunta. Kaya importante ni sa aton ng bilang mga Christian, na maintindihan nato kung ano pagiging buot silingon sa Diyos. O, hambal nila sa Biblia. Ito yun ito. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. The man said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of the man. Imagine. Ang lalaki, ang the word woman, it's a word kompleto. Kakompletuhan from the word man, woman. Kompleto ang lalaki kung may babae. Imagine ka, ang marriage, it symbolize male and female. Wala nang hambal, males, females. Wala. Wala nang hambal ng Biblia. Ang marriage, it symbolize male and female. Ang muna ang isimbolize. Anong hambal sa Bible? For this reason, man shall leave by his father and mother and join together and join to his wife and shall become one flesh. Daw gusto na ko magkasal sa tao. Direkipabot sa Ginoo. Pero nga, ang naghambal ang Ginoo, wala pa man sila manugang, ang tawag na, sakto ba? Term? Biyanan, no? Wala pa man sila biyanan? Ugangan. No? Pero gusto ipabot sa Ginoo, na mabot ang panahon, dapat git ang babae, lalaki, kaslon. Imagine na lang pala, kurabos, this is dialing. Grabe na yung relasyon din siya ng nanay, tapos kaslun siya sa iyang partner, kailangan ni sister yung bayaan niya nanay para lang mo telepon sa iyang bana. Para ma-enjoy sila. Aboma. Example ka na. Ikaw na bahala na. Di ba? Kaya, hindi ba pwede yung mag-telepon sila sister yung kanyang bana? O puno po si nanay kagtatay? Maano sila ma-enjoy mag-asawa? Tama, manuktok pa. Oy, day! Chakwan, hindi gin sila mag-enjoy. Why? Ang monitoring, sakit man ni si Stylin, batsyagon, even kay nanay, sakit man, or kay tatay, sakit man, nabayaan sila sa inyong anak, but this is the reality. This is the marriage. Kailangan mong iwan sila para sa imong bago nga pamilya. Sakit na sila, sakit na.
Di ba? Nakita siya, pero amo ni ang reality. Kaya nga, hindi pwede nga ikaw, anak, minyo ka na, may partner ka na, may bata ka na, may asawa ka na, ipong gagapon sa mga mama o papa. Ang gidesign sa Ginoo, hamaliryo? For this reason, shall leave his father and mother. Kailangan mo gibayaan niya. No, inay kayo na, gibayaan niya ang mama, kaso magkapitbahay, nagyapon sila. Di ba? Pero that is the reality. Hindi man pwede nga, si Sis Dylan, ay si Sis Mylan, ipon gapon ni Sis Kayla. Paano magkaroon sila sa accountability, responsibility, kung aray gapon siya? Kaya, ang ginikana na itong damo ni mga balanod, hindi na mo, sa ako bala, sa mo ko na hindi. Paano sila makalearn? May inayin kayo na sa'yo. Di ba? Kaya, gusto ko na ito, kasi may nakita ko, committed siya mo, committed. Amo na kayo ba sa Biblia, oh? Nagtawa. Kailangan git ano? Kailangan git kasal. Kailangan git kasal. Di ba, amo na nga, maghambal lang, pakaslan di kaday. Kung maghambal, pakaslan di kaday, pero lawas lang gilagas, hindi na. Itip ang purity, kaya kung matutuon na siya, may nagayugmasin mo, makahulat na siya. Makahulat na siya. Committed na siya. Responsible na siya. Kaya nga, especially pagka-eskwila ka ba, di ba, hambal na itong kina? 14 to 20 years old, possible, eskwila pa kini yan. Sino nag-graduate college yung dinas of how? Nga may grade 12 na subong? Sakto may grade 12 daw? Wala agad yan. That's why hindi ko mambalan sini nga grade 12. Okay na, 20, pakasala kami. Excuse me. Hindi pwede. Tag-iuri ni kadawa, habang rin, for this reason, man shall leave his parents, shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ini one flesh, ang gusto ipabot ni Kristo, hindi ni last of the flesh. The reason why, nga, sex without marriage is immoral. Imagine mo naman, manok-syuta pa lang, mag-uya pa lang. Eh, may nabalitaan ka mo nga na may mga magnubyo, nagambal pa. Mag-sex sila, wala kay kasal. Pinapray pa na, Lord, i-guide mo kami. Gusto kong tadyakan eh. Wala pa'y kasal, magpahamba ka, i-guide mo kami, Lord! Hindi na yan, amo na yan. Kaya, ang flesh, it involved Jesus. Aras si Jesus, dire. Imagine mo naman, ga-sex ka mundo ha, tapos galantaw si Jesus. Grabe ka, anak ha, ga-pray ka. Hindi pa ka makasal. Nga, nag-ambal ko kay nga, ang aton malawas templo ni sa Diyos. Nagbate ka muna. Amen. That's why I am boldly to say to you, na ini, hambal ka rin sa Bible, that your body is a living temple of the living God. Your body is a temple of the Holy Spirit. Imagine mo naman, mag-sex ka mo outside marriage, tapos mag-pray pa ka mo, i-guide mo kami, Lord. Balaan mo naman, ma-perde. Diba? Ano ito rin? Sensitive ni siya nga topic. Gusto kong maintindihan ninyo na when trust ka, eskwila pa ka mo, focus ka mo danay sa pag-eskwila. Kaya hindi git sa tanan nga panahon, maayo ang pangabuhi sa nanay kag tatay naton. Kaag nanay tatay naton, tigulangan ni sila. Kung makabulig man sila today, basi mabutang panahon, hindi sila makabulig kaya sila wala na. E paano ka mo? Takto? Amo ni sa aton, before kita magsulod sa ginatawag sex, paminsan nung itong nanay, baka buhay ko? Nanay, dahil ka, no? Good luck, hindi mo. Ang problema kung si tatay nagkabudlay-budlay na, di ba? Nagkautang-utang na si tatay, nakagira-gira ng short, kasi siyempre wala na. E matino lang nato, juta na ni mga yuta. Makashare kita ni sa iban. Kago namin siguro no, kasi pala mabot na, saan man? November, December. Kung nabatian nyo niya, huwag ginipakuan sa December mo. Pero ang mga tao, wala kabatay sila, grabe ginipakuan, mo nga nag-iso pa. Ay siguro ibang seed risk niya. November, February mo. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kasi magkalit-late pa. Natawa lang. Gusto ko ibang mabutang sa mindset natin na hindi na ang hindi na i-focus natin ang mga muna mga bagay kay immoral na. Kay kung gusto sa Ginoo, pareha ni Abraham. Si Isa,
Sino nangita og sang asawa? Di ba ang tatay nangita sang asawa para sa anak? Di ba? Sa isa, no? Tagi si Servika. Sakto man, kuhay ko ang kasala. Basta kaya ang tatay nangita, even sa mga Jewish tradition, hindi pwedeng nga ang babae o ang lalaki, magtipon sila. Ngayon di pa sila kasal. Pero sa atong subong, normal na yun, no? Normal na. Pero ang importante, ginapatawad mo ta sa Diyos. Pero dapat, committed na ta sila. Hindi kahit musleta, puro tilaw, tilaw, tilaw. Ano ka, no? Pandisal ka sa Senior Pedro? Once tasted, always wanted. Ano na nakabutang sa Senior Pedro ka? Sa Cebu nga tinapay? Once tasted, always wanted? Hindi pwede yan. Especially sa mga high school subong? Hindi pwede. Kaso ako, ebinis toto kayo. Makibot ko duka yung pulit, tiksan mo din ka. Lalaki pa na. Hindi, kay siyempre, blabata pa. Pero ay, magkamusunod yung batas ako. Ang isa na lang, may kailangan ko pa ng matinding bakbaka daw isa, kaya medyo may pagkababay natin. Kaya nga, hindi pwede. Utod na ako. Mapunta pa lang sinanay. May mga sakit na balatian. Sinatay, may sakit na balatian. Subong pa lang, kaya ko pang ihambal sila yun eh. Dapat ipabot ko na. Di ba? Hindi pwede nga gwapo ka, macho ka, purkit sino-sino na lang mga babae mo. Hindi na ang basihan sa tutod ng gwapo. Ang basihan sa tutod ng gwapo, may kadlok sa Ginoo. Di ba? Natawa ba lang ibang subong? Pang magsawa na, for example, service lang. Kung service lang gilagas ko, kung matapos ang service ko sa imo, pag di ko na nagusto ang service ko sa imo, biyarate ka, hindi na mo yan. Kaya ang marriage, whether you like it or not, bisan di na ka naganahan sa akon, magpabilin ka gyapon niya. Kaya nga, commitment eh. Hindi emotion, hindi feelings. Commitment. Nga bisan, daw ayaw mo na, pinapadayon ka gyapon. Ang iban, awla, nagpabilin na yung banada, bisan di niya gusto, kay tungod sang bata. The best na nga nagpabilin ka, kaya nga, adamor ka mo magkaupon, hindi ka mo magbalik ang loob niyo, how? Magbalik loob na yan. Kung makalagyo ka mo, magbalik loob niyo, do, ha? Hindi. Mas nabisgid. Gabisa nakainitay ka mo, palapit tayo, nagapa mo todo. Imposible man, hindi ka mo mag-sparkly, what? Sakto? Especially, pag ipatungan niyo ang Diyos, mag-sparkly ka mo yan. Di ba? Maghugot pa ang inyong paglabing-labing. That's why mga partner ninyo, hatagin niyo lang tayo mga partner ninyo, ha? Mga nubyo ninyo, nubyan ninyo ang committed, hatagin niyo time. I-date ninyo. Nihama mo, natagan niyo some time. Hindi, sometimes wala tayong oras sa partner natin. Wala tayong oras sa atso asawa, atong bana, o sa atong nabata, wala tayong time. Kaya ang love, di ba nga sa manugnubya? Nubyo, hindi lang ni. Ang love, kay kabalutan nga si Kristo, ari sa aton, iningalawa siya kay Kristo, dapat higugma o natin. Paano mong higugma? Kung pwede, exercise ninyong lawas, especially pag napatsyagan nyo medyo gutok ng lawas ninyo, medyo laway ng lawas ninyo, na ba lang daw wala na energy ka mo? Exercise naman! Oh, exercise! Okay, sometimes bala, most is advice sa doktor, exercise lagi na kang tubig. No? Kaya nga, kung gigugma ninyo ang templo sa Ginoo, exercise niyo. Hindi kayo, Lord, kung mamatay, mamatay magigyay. Pati gusto mo lang mamatayaw? Hindi, no? Exercise mo yung ginagawa. Ibig sana lang ako sa balay. Gajaki ka mo. Aras balay ha. Pero huwag nagkatuloy. Amura gapon ka muna. At yung sinaka-exercise ka mo. Tag isa pa. Kung gigugman niyo ang lawas sa Ginoo, hindi naman sagay painom sa mga palahubog. Di ba ang iban? Lord, lakaran ko gainom ha. One day. Hindi po hindi ha. Tiyan mga malagay. Te, sige anak. Di ba kung tag-iasin ang lawas mo? O sige, lakaman lang ka. Anong gusto mo? Maparalyze ang isang kalaw ang piyak lawas mo. Kaya mo nang iba rin, paralyze ang lawas eh. Kitungod lang sa inom, tabako, sigarilyo. Pambababay. Ano yung pambabay? May makuha ka na. Dabis mo ka muna. AIDS. HIV. Na, sige ha pa. Na, di ba? Diyan mo makuha niyo mga sakit na, nga wala yung mga bulong-bulong na. That's why, hambal ko na ganyan sa inyo, stick to one ka mo. Kung may partner ka mo, focus ka mo sa partner ninyo. Tapos, mga partner na to, sometimes, medyo wala na ligo. Langga, ligo-ligo ka, kapay tayo langga. Nanimaho ka ng ano, ga. Ang iba, langga, nanimaho ka naging nga ng kalangga, no? Ang mga singit-singit mo langga, naku, sweet and sour.
Diba? Para man ang mga lalaki, babae. Ano man, maganahan man, no? No? Hindi, porque busy ka sa umbra, wag ka na nigo-nigo. Dapat nigo-nigo ka man. Di ba? Di ka nalimaho ka ng uko, cockroach, tuko, di ba? Tiki, baki, kapra, ano-ano. Di ba? Ang muna, sometimes kinabiyahan ka tungod kay ikaw mismo kagawin mo kay ligo eh. Di ba? Di ka ba nung maligo? Niligo-ligo pag may time. Kaya ka nga, isa pa na nga basic nga ano, nga magtingir ang lalaki, babay. Ulor lang ipasa, pas. Di ba? Ulor lang ipasa? At least yung sipusik ka naong yan. Basa na ko, di ba? Ano na pinaka-importante nga? Kaya nga, sometimes wala puro na taambal, tapos wala tayong ginabuhat. Tapos, kung makayaw-yaw ta, kung makaambal ta sa itong partner, sa itong bana, kita ka ng balangan. Di ba? Ikaw dapat nakamuni, ikaw dapat nakamuni. Hindi. Di ka makaambal, ikaw dapat makamuni. Ikaw makamuna. Kaya para masunod sa bana, orasawa. Di ba? Di kaya ang gusto ko amuni. Hindi ah. Anong ambal? Sang gugma? Gid. Give, give. That's why ikaw pag magka-boyfriend, give, 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 ha? Pero kasal na rapat. Kasal. Oo. That's why, di ba, natawa? Sensitive niya, bago lang ganito, sensitive niya. Natawa. May mga partner nga manguhit. Langga. Ano ba sa mga, di ba? Sakit ulo ko. Apa kabuwas, gabakal, medical ang lalaki. Langga, ari medical. Ano na medical? Di ba sakit ulo mo? Wala sakit ulo ko, ha? Yeah! Yeah, wala sakit ulo niya, pero wala nag-git sa iban. Kaya nga, sometimes sa atin, kita sometimes. Kaya nga, ano nga ba sa Bible? Ikaw, babae, wala ka na ikarapatan sa imong alawas. Ang karapatan sina, ang imong partner. The same thing ikaw ba, na ang karapatan rin, imong asawa. That's why, ba parang sinuligo-ligo man? Ikaw ay magaling karapatan, kuliligo-i man. Di ba, sabuni man, no? Sabuni. Kaya sometimes ba, lang limang oras na kawali, kung anong paura, matika, gadaan nga ano. Di ba, tapos ang ambition ka pa, ano? Di ba, kaya sometimes basic lang na siya. Pero once again, true love, commitment. Commitment. Kaya nga, damo ni damo, hambal ko na gani, damo sa mga tao subong, ang true love na pala nila, hindi amo, layo sa gusto sa Ginoo sa aton. O, oh, nangambali rin. Nangambali, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 16, or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is body with her? For he says, the two shall become one flesh. Imagine, one flesh. Si Kristo imbod sa inyo duha. Kung may natabo nga sex ang mag-asawa, once again, applicable sa mag-asawa ang sex ha? Marriage. Outside marriage, immortal. Ay, immortal. Immoral. Immoral. Oh, immoral na siya. That's why. Oh, correction niyo lang po kay sometimes immortal kay immoral lang pa rin ha. Marriage is not sex, but make love. Oh, making love ng iban. Pero, dire, emphasize ko lang. Kasi primo sa'yo, ano na yung pinaka-common words today? Because sex is more last. Last, ang gali. Last of the place kinesiya. Ano na, kaya ang paminsaron sa iban, papahabal ka sex, ew, yaks, nakakadiri, di ba? Ang the word nga, immorality, from the words pornia. Ang iba-iba na nga term pornia, porn, pornography, hindi lang nada. Meaning, sa pamisaro mo pa lang sa isa ka tao, kung ginarip mo na, ah, sobra pa na dahil. Ay, moral. Kaya nga, damong nagkagubang ang pamilya sini, tungod sini. No? Damong nagkagubang ang pamilya sini. That's why, naman ginang Bible niya rin, you will, grabe no, sa Leviticus 18, chapter 18 to 22, nagkambal niya rin, oh, pornia, sexual or intercourse outside marriage is immorality. Ang baliri, make or fear, ay, nako, make and face to death. Tanan ko nung immoral gani, it will face to death. Death penalty. Nabasahin niya sa Bible, ang babae ito nga gusto nga ipabato ni sa mga tao. Lord, ari yung babae, nadakpan din naman. Di ba, ang hambalin Jesus, ganoon ko lang siya. Ang hambal explanation na sa balas o sa duta, nagsulat si Jesus. Pero actually, according sa study, ang Israel na isulatan ni Jesus, hindi na sa balas o ano kundi bato. Di ba, nakita dito sa, di ba, aral na sa TV gani, or even sa Ten Commandments, ang Ten Commandments ginsulat sa bato, sa stone. Di ba, gisulat to? Parang gihambal ni Jesus, sige, kung sinong wala sala sa inyo, siya mo na bato. Sabat, siya to, sa bato to gisulat. Para gusto ipabot sa Ginoo nga hindi ni mabura nga commandment.
nga bawat sa inyo may sala gid ya. No one is perfect sa bato. Pero walay nakabato sa babae. Ano nga bali Jesus Christ din sila? Hambal sa babae, nawala sila Lord. O hambal ang Jesus Christ. Woman, sin no more. Di ba? Ang manigot sa lingon sa Ginoo diri nga dapat pag-commit mo dira, hindi basta-basta nga commit till death do us part. Kay kung immoral ang gibuhat mo, patay kagid adto ka sa impierno. Kag sa una, hindi nga basta-basta nga patay, batoon ka. Imagine, batoon ka until mamatay ka. Kasakit na yan, no? May ba, mitiro ka na lang. Di ba? Amo ni sa aton, grabe ka budlay. Gusto kong basahon ang Leviticus. Kung makita tang Leviticus. Leviticus chapter 18. Ay, hindi, chapter 20. 20. Aray ko na, Leviticus chapter 20, verse 10. Namin tali ko may ligay ng kaso kay naka ano ko sa English. Ang balerio, sa 10. If there's someone who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress surely will put to death. Imagine, another verse. Nagabal po kayo. If there's a man who marries a woman and her mother, it's immorality, both he and they shall be born with fire, so that he will be no immorality in your midst. Imagine, para sa tunga lang natin, pati yung ginatanan, mga immoral. Ang iban pa na, ang mga tao nga nakikipag-sex sa mga sapat, mayara na. It shall put to death. Ang iban pa na, nagpakasal pa gani sa mga gitara, mga kung ano-ano, damo nagpakasal sila. Nakita niyo mga report sila? Di ba no, imagine na, nagpakasal sa mga walang baray kabuhi, ako mas muna sa mga sapat. Imagine, ako so, sa tirod lang, dito sa Cebu Pocosona, hindi pa ako Christian, ano pa ko, around pa ko sa high school, hindi ako Cebu ng high school mo. Grabe yung mga immorality yung makita. Sa cellphone pa lang, aran na tanong, XXX eh. No, which is not applicable sa ato, hindi applicable sa ato, naman sila. Buraho na ito na. Delete na ito na. I-block na itong mga sites sila. Kaya muna makaguba, grabe. Hambal pwede rin, oh. If there's a man who lies with a male of those who lie with a woman, both of them have committed to detestable act. Grabe, detestable act. Di na basta-basta detestable act. Karumal-dumal eh, sa tubangan sa Ginoo. Yan, grabe, no? Both of them shall have committed detestable act. They shall surely put to death. The bloodlines is upon them. Imagine. Hindi ko na pagbasa ng itanan. Grabe yung sakam ni damo yung saka. Basahan nyo ng Exodus 20. To 27. Ara na dada. Nga dapat dita mabuhi sa immorality. Kaya nga, ang matutuod nga gugma, commitment kapatid. Dalon ka na sa tubangan sa Diyos. That's why na ako lang, manuhan ako sa mga youth na itong subong. Hindi man siguro din, or sa ibang siguro na itong churches, or sa mga friends na itong mga youth. Grabe! Halos bubato na sa ginikanan, para lang sa lubya-lubyo nila. Nakita niyo, no? Para lang sa lubya-lubyo nila, grabe! Bumagsaba! Hindi man, siya na gidma mo. Sa lubya nila na gusto nila. Diba? Siya nagit mo. Siya nagit tayo mo. Ang pamangkot, makabuhi na ba na siya mo? Hindi pa sa'yo, basta kay love naman, pangamali Lord, garis lang. Hindi pa mo ang verse ang... Diba? Praktikal, praktikal ang utok mo. Dapat, kabalo na ba siya ang mag-ubra? Bisa pa siya sa pagtigal, di kabalo. Kasi pang labasis na, di kabalo. Ako sa una, gapanganak si mama, gabata pala. Oh, grabe ka dami yung maglabas ang inanakan mo. Nakatry ko na. Dari sa inyo, wala na makatry. Diba? Kaya siyempre ako panganay. Tansa pa nakasako nga labahan. Diba? Diray ko. Pati sa Ilati Magic. Ilati Magic yung mga bra sa babae. May mga ano ganina. May mga ano na ilang mga bra din. May mga metal ang bra na sa babae. Di ko na kabalo. First ko nga naglabas yun. Di ko kabalo. Dabalon ko todo ang ano. Okay, pwede pa nga aking niya tingnan siya. Kailay na natiko kanina ang mga ano, mga metal. Alambre. Di pa kung kabalo sina. Siyempre, dapat kuduan.
Okay, nakabalo na ko tanan. Ngamun na, nga tanan Lolo Brown sa balay, balaan ko na na. Kaya sila Ate Majid, all around ko. All around ko. Tigang, makadiro, tigpang limpyo, ting plancha, tiglaba, tanan. All around ko na. Ngamun na ako, that's why sa aton, before kita mag-yes or amen sa mga lalaki nato na magpanguyabay, or mga babae, sigurado nato na may kabalaan din sila. Ano ba yung mag-hibay pala? Na may iba nung paano palabakan mo, gahibay mo? Diba? Ang muna dapat sigurado nato ng mga partner nato na balaan nila tanan. No? Kaya iba, mag-hibay eh. Mag-hibay ka gidiya. Ang muna di ka magkambal ng love? May way, di na, way na pwede. Napuro ka lang love. Dapat ba, hindi mo pamisarong sakto. Nagkabalang iba, no? God is watching you because your body is a living temple of God. Halalungan niya itong templo natin. That's why hindi ka palagpat inom, tabako, iba, sigarilyo pa. Ang pinakita-kita ko na sa iba, no? Gakaon sila sis, gakaon sa kanon. Gainom sa kape, gatabako, gaaso. Gainom sa kape, gaaso ang baba, gainom pa sa kape. May sigarilyo na, may kape pa. Dampiro, ang ibang gabit, dakudakud ako masaki ang baba. Gainom na sa kape, gatabako pa. Gagawa ang baba, yung turo, ang guwa. Imagine na. Tapos magambal ka, ining alawas iya sa Diyos, pero wala natong galungan, magalong ta. Diba? Ang iban, nabalaan nyo naman nga may diabetes ka mo, or may sakit kita mo nga, especially pag wala, medyo hina ang pagtuon natong sa Diyos, ay di na ka mo magkaon sa makahalit-halit sa inyo. Eh, templo na sa Ginoo eh. Diba? Kaya ang iban mo, kabalo ka nagig nga makahibla na siya mo, pero gitaon mo. Especially ang faith na itong sometimes, Lord. Ito, mamatay na po. Nagkakaon ka mo. Diba? Kaysan, ang ibang ganyan, may sakit ako sa dugan, may sakit sa baga. Diba? So kung nabalan mo may sakit ka na da, ay itry mo ang base mong alikawan mo gigyan. Diba? Itry mo, di kayo maghambal ka. Araman si Lord. Pero ang pamangkot, ara si Lord, may pagtuo ka ba? Diba? Ang muna dapat. Hambang ito nyo. Take care of your body. Enjoy with your wife. Enjoy with your last loved ones. Enjoy. Diba? Sometimes hindi na kaka-enjoy asawa natin sometimes. Or ba na? Pero kung hindi na kaka-enjoy, ikaw minta sa pabagay, ma-enjoy siya. Diba? Hatagan mo siya sa mga gift. Lipayon mo siya. Paano siya lipayon? Isang sa simpleng pagkaon lang, malipay na siya. Chocolate ang sapat. Ay, misis ko, lutuan mo lang na. Pero pagkaon na na niya. Diba? Lutuan mo lang, grabe, makakaon na siya. Why na, okay na siya. Ang balbagin rin, exclusive. Ha, exclusive, exclusive. Diba? Secret. Enjoyable. Exclusive. Hindi rin ang sex. Hindi rin pwede i-share ni mo. That's why exclusive. Hindi pwede ang lawas mo, ipagamit mo sa iban. May isang kalalaki na kambal. Nag-propose na siya, isang kalalaki. Propose siya nga, ano, nubya. Langga. May ihambal ko sa imo. Pero hindi ka mangakig, ha? Love tagig ka langga. 99.5% love tagig ka langga. Oh, 99.5. Pero langga. Ang 0.5% langga, ang una ko itong first love, kitaon ko man siya, isang ano lang, once in a blue moon. Gusto mo? Ikaw, babae, pamangkotong teka, gusto ka? Bisan sa isa katulog lang, magkitaay sila. Kaya 0.5% lang yun. Iloko ka man siguro nga lalaki ka. Kung ako, hindi kuya. Bisan pa 0.5% na, kaya magkita ka mo, hindi kuya. Kaya ang gusto na itong todo. Sakto? That's why may mga babae, lalaki, especially yung mga nabatihan ko, pag maghigugma ka mo, hindi todo ang gugma mo sa iyong mga partner or sa mga nobya. Kaya nga, pag magbulagay ka mo, lugi ka, mali. Dapat itodo mo. Kaya paano, nabalaan na true love na, huwag ka nakatodo. Sakto? Itodo mo, Gidya. Kaya di mo maintindihan na true love na, huwag ka nakatodo. Kaya magbiling kas ko, galing mo ni mo, hindi ah. Pareho na huwag kay salik sa Diyos na aras mo. That's why matutod niya gugma, nakatodo na siya. Enjoy! Exclusive! Exclusive! That's why enjoy ka dapat! Ang ibang ganyan nga mga ano? Mga lalaki. Amo na yung mga ibang mga lalaki nga, hindi makatiis, kaya wala na ma-enjoy ila wife. Ila mga asawa. Di ba? Hindi na lang, ano ba lang, wabot ka sa punto, ngay kumpara mo na siya? Nan, nagsunod na ang yawa na.
hindi mo ginikumpara ang partner mo sa iban. Ang love mo, hindi mo ginikumpara sa iban. The best ito siya, hindi mo ikumpara. Hey, pang maabot ang time na kumpara mo, maabot ang panahon, mangita ka na sa pamagi, mag-away-away ka mo, bulagay na. That's why, damo na bulagan. Damo nag-iwalay. Kaya nga, ang true love ngayon lang naintindihan, hindi matutuod. Fake love. Ang iba ngayon, kwarta lang katapat eh. Di ba? May nakita ka rin ko na sa ano, sa YouTube? Pariner, Afam. Siguro, di bayaran niya ang babae nga, ano? Ano ba lang, challenge ba lang, Jua Challenge? Nako, ang gitayton to sa Pariner, hindi gini Jua Challenge. Ano? Anong pick-up girl? Ah, nakita sa babae. Gikasuhan ang Pariner. Gikasuhan. E nga, feeling niya, amutugan niya ang love. Hindi na, muna. Imagine na yung bala, para lang sa pansarili niyang kapakanan, magrinta ka lang sa babae o lalaki. Imuon mo siya ng pamortahan ng ganito. Hindi pwede, pamortahan ka lang. Hambal din rin, husband, you need to be explosive. Fulfill your duty to your wife, likewise the wife. I-fulfill yung duty niyo sa inyong partner. I-fulfill ninyo. Diba? Medyo na, luyahan na ka mo. Dapat i-fulfill ninyo. Mangita mo sa pamagi yung init balik loob niyo. Hindi ko mangita sa distansya. Diba? O hambal rin, you are washed by the blood of Jesus Christ and you are sanctified. Flee from immorality. Likawan din ninyo ang immorality. Hindi lang i-flee nga lupad. Takbo. Purso. God's love. Di ba? Kaya nga, amunin ko si Pabot sa Ginoo sa aton na dapat, ang gugma bala sa aton sa Ginoo dapat matutuod. Ano yung mabot bala ang panahon nga i-persecute ha? Ano hindi kita magbitaw sa iya bala? Amun ang love nga gusto ipabot sa Ginoo? Nga bisan bala, ginahalita na ta sa kalibutan, padayon niya punta sa pagsimba. Padayon niya punta sa pagdayaw. Kaya nga, ang true love is from above. Amun ang matutuon nga gugma? Commitment. Eh, lantaw bala, ang nag-commit sa aton sa Diyos, jotay lang. Jotay lang. Kaya nga, hindi man tanan mo, nag-commit. Hindi man tanan mo, nag-encounter sa true love mo. Ako, na-encounter ko ang true love ni Jesus Christ. Sa pag-attend ko sa youth camp sa Cebu, ay kunigil pagbuhi si Jesus Christ. E nga, naintindihan ko ang love niya mo na may dako kong kakulangan. Diba? Kita gani, sinudriwaya kakulangan sa Diyos ako. Kita tanan, may dako kong kakulangan. That's why sa atin, magpaningwagid kita. Dapat i-fulfill gid nato ang mga duties nato para sa Diyos. I-fulfill gid nato mga kapatid. Kaya balinig gani, sometimes kung atong mata makasala, di ba, abas, lelo ka ato naton? Kung kamo ba kasala, utno naton? Iriman sa aton sa pagiging Christian, for example lang, para di ta makasulot sa mga immoral ng mga paminsaron, e bisan ako ni, maka-encounter nili sometimes eh. Eh, hindi ko sometimes, musa na tayo eh. Mata pa lang, no? Ang muling i-practice naton, panglantaw pa lang sa TV, nga medyo gahalo kayo na sila sa TV, gakis na, change channel mo, para ang mind mo marinyo. Hindi ka ginatulog mo gituloy ah. Tinaglain ang pamisahan mo sina. I-change mind mo. Makakita ka sa mga pictures, i-change mo. Mga videos, i-change mo. Kaya nga, di rin nagsunod. Nga damo even sa Southeast Asia, even ang Pilipinas, damo nagkalari tungod sa curiosity. Curiosity. Especially, may nakita ka rin ko, mga bata pa, 14 years old, tatay na. Bata pa. Pero ang pamangkot, kabaro ka na ha, mag-iyos kalibutan. No? Nga sometimes yan eh, tatay na sila. Bisan pag-ilis lang sa diaper sila ng bata, di kabalo. Di kabalo. Mag-hipi ang bata, hipi man nanay. Hipi ang bata, hipi man siya. Kaya huwag ka pa matrain eh, no? Huwag ka pa matrain. Ako sa una, si mama. Kaya siyempre si mama, naman naliwat mo. Ah, tanan ko ang mga mangot. Arisa ako mo, kanta si mo, grabing kanta eh. Kantay sa utudo para maghipos. Na-apply ko sa bata ko. Na-apply ko sa bata ko, grabe. Pag maghipi na galing bata, okay na. Ang kanta ko na, kuha ko na naniimi ang bata. Kaya sometimes si misis, di ka pa hipos. Gasigyan ng mata, misis. Kaya ako na mataya. Kaya di mo pa hipos. Pero ako, hipos na sa. Uyatan ko na si baby, ikanta ko na. Oh, Diyos! Di ba? Sa amon yung ganyan sa inyo. Yari ako! Sige ko na sa inyong lang, parang bungol-bungol daw. Mahipos siya!
Unta ka. Unta ka para mong tatay. Nasanay ang bata sa kanta ko. Nga dako-dako ang tingog. Hipo siya. Yeah, grabe, grabing kanta ko. Grabing kanta, grabing kanta. Kaya nga, ang munang gusto ko nga ipabot sa inyo, na hindi pwede na itong sublan ng isa kabutang o white tama training. White tama training. Dapat sublan na itong kabutang nga na-training ta. Kaya nga, gusto na ipabot sa Ginoo sa aton nga dapat diporta magsagupa sa sining challenge ang kami niyoon sa challenge ang pagpagiging asawa ba na dapat may training kita. Diba? So, ayong pinalan kita sa pulong sa Ginoo nga matutuon nga gugma nagahalin dito sa Ginoo. Amen. Amen. So, mga muwita, hallelujah. 11:30. Ah, naglaparo ko pila ka minuto ah. Lord, salamat kong Ginoo God sa imong kaayong Ginoo God sa imong kaayong Ginoo. Salamat Ginoo God sa gumamo mo Ginoo God. Ikaw Ginoo God, kinahalaran ko sa among sa amon kag sa akong kaayong Ginoo God. Salamat sa bendisyon kag provision Ginoo. Salamat Ginoo God sa pulong Ginoo. Ngayon ko nagambag Ginoo God nga dapat kami Ginoo God magsunod gidi sa imong Ginoo God. Wala kami Ginoo God ibang palapitan kundi ikaw lamang. Wala kami kun sandigan sa ligan kundi ikaw lamang Ginoo God. Lord, di kami